Sina Recap PH. Maligayang pagbabalik sa Sina Recap PH. Warning, spoilers ahead. Ating tutunghayan ngayon ang pelikulang hango sa totoong pangyayari ng magsagawa ng sekretong operasyon si General MacArthur upang mabawi ang South Korea sa mga komunistang North. Ang pelikulang ito ay ipinalabas taong 2016 na pinamagatang Operation Chromite. Bago tayo magpatuloy, paki-like ang video at mag-subscribe na din sa channel na ito. Maraming salamat! Noong 1950 matapos masakop ng puwersa ng North Korea ang karamihan sa mga lugar ng South Korea, gumawa si General Douglas MacArthur ng isang lihim na plano ng pag-atake sa lungsod ng Incheon. Upang masagawa ang plano, isang operasyon din ang binuo niya para mangalap ng impormasyon sa loob ng inookupahang Incheon sa pamamagitan ng South Korean Intelligence Unit na pinamumunuan ni Navy Lieutenant Jang Hak-soo at tinatawag din ang grupo na X-ray Unit. Pinatay nila ang opisyal na pinadala mula sa Pyongyang na mag-i-inspeksyon sana sa Incheon upang magpanggap ng mga North Korean Army para mapasok ang North Korean Command Center dahil ang pangunahing misyon ng unit ay matukoy ang lokasyon ng mga pampasabog at artillery ng North Korean Defense. Nakaharap nila ang North Korean Senior Colonel na si Lim Gai-jin ang in-charge ng defense sa Welmido, Incheon kung saan balak ni MacArthur doon pumasok. Sa pagpupulong ipinakita sa kanila ang kinaroroonan ng mga artillery regiment sa Incheon maging ang iba pang puwersa, malaki ang tiwala ng mga komunistang hindi kayang pasukin ng mga Amerikano ang dagat sa Incheon dahil sa taas ng mga pader sa baybayin na nakapalibot. Gustong malaman ni Hak-soo ang kinaroroonan ng naval mines dahil wala ito sa mapa na ipinakita nila, tumanggi si Commander Gai-jin at siya na daw ang magre-report nito sa Supreme Commander. Inanunsyo na lang ni Hak-soo ang pag-i-inspeksyon nila bukas ng umaga, biniro naman ito ng commander na masyado daw itong nagmamadali. Pagdating ng unit sa kanilang pagpahingahan agarang nagpadala ng report ang grupo sa KLO, isang American Military Intelligence Unit na puro South Korean na nakabase sa Incheon, pinamumunuan ng unit ng captain na si Sojin Chul at ito ang nagre-report ng mga nakuha nilang impormasyon kay General MacArthur. Pagkatapos nagtungo si Hak-soo sa isang selebrasyon ng pagkakapanalo ng North Korea na inihanda ng commander kasama ang mga staff ng Incheon Hospital, ipinakilala siya ng commander sa lahat at nagbiro itong mag-ingat sila dahil padala ito ng Pyongyang para obserbahan ang galaw nila. Napag-usapan din nila ang lumang kwento ng pagpatay dahil sa paniniwala sa relihiyon, hindi kasi naniniwala ang mga komunista na may Diyos. Tinanong ng commander ang isang nurse na si Han kung anong gagawin niya pag nalaman nitong naniniwala ang tiyuhin niya sa Kristyanismo. Sumagot si Han nang naaayon sa paniniwala nilang mga komunista. Nang si Hak-soo ang tanungin ng commander, sumagot itong kabaliktaran sa paniniwala nila na nagpainit kay Gai-jin kaya inalam nito kung anong unit password niya. Isinulat ni Hak-soo sa papel ang password niya saka ipinakita sa commander pero dahil doon naghihinala na ito sa katauhan niya. Tumawag din ito sa Pyongyang para alamin ang pagkataon ng pinadala nilang opisyal, na pag-alaman niyang may pilat daw ito sa leeg. Kinabukasan nagpaahit si Gai-jin sa tiyuhin ni Nurse Han na si Suk-jung, binigyan niya ito ng relo ni Kim Il-sung pagkatapos bilang regalo niya sa pagkakaibigan nila. Samantala nag-i-inspeksyon naman ang grupo ni Hak-soo sa mga oras na yun para hanapin ang chart na kinaroroonan ng mga pampasabog ngunit hindi nila ito makita. Pinuntahan nila Hak-soo si Gai-jin na nasa firing range upang ipaalam na kulang ang nakuha nilang bilang sa mga naval mines, ngunit tila ba nagbabanta ang commander sa kanya? Sinabi ni Hak-soo na ginagawa niya lang ang trabaho niya at inalam kay Gai-jin kung may nagawa ba itong pagkakamali kaya ayaw itong magsabi ng katotohanan. Tinutukan si Hak-soo ng baril ng commander sa kasinilip ang leeg niya, nang mapatunayan nitong may pilat nga siya sa leeg. Humingi ang commander ng paumanhin sa kanya at naninigurado lang daw itong walang nakapasok na espiya. Samantala nagpakalat ng peking impormasyon si General MacArthur ng kanilang planong pag-atake sa iba't ibang bahagi ng South Korea na nasakop ng North bukod sa Incheon, matagumpay ding napag-alaman ng Pyongyang ang plano ng mga Amerikano. Nakipagkita ulit ang commander kay Hak-soo dahil sa natanggap niyang impormasyon subalit hindi ito naniniwala, hinala niya kasing sa Incheon aatake si MacArthur. Sumang-ayon si Hak-soo sa kanya at nagawa niyang mapaniwala ang commander na matatalo nila si MacArthur. Sa United Nations Headquarters sa Tokyo, dumating ang matataas na opisyal ng Amerika sa pagpinalisa ng strategiya para sa pag-atake.
Kasalukuyan ding nasa pagpupulong ang mga opisyal ng North Korea kasama ang Supreme Leader upang makabuo ng plano na mapigilan ang mga Amerikano. Hindi naman sang-ayon ang ilang opisyal sa plano ni MacArthur na umatake sa Incheon Harbor dahil sa matataas na pader nito at maalong baybay. Sinabi ni MacArthur na may lighthouse malapit sa lugar, pag-ilaw daw nito gagamit sila ng hagdanan para makaakyat sa mga pader. Pinagtatawanan ito ng mga opisyal sa plano niyang pag-atake gamit ang hagdanan at lighthouse. Suicide mission lang daw ang gagawin nila kaya gusto nitong sa Busan dumaan. Pinagpilitan ni MacArthur ang plano niyang tinatawag na Operation Chromite dahil ito lang daw ang magpapapanalo sa kanila. Pakiramdam ng general na insulto ito sa plano ni MacArthur na walang kasiguraduhan at inalam kung bakit ba niya ito pinagpipilitan. Sinabi ni MacArthur na 2 araw matapos magsimula ang digmaan sa Korea, pasekreto itong nagtungo doon upang alamin ang sitwasyon. Nakakilala siya ng binatilyo na walang kahit anong armas pero hindi ito tumakas kagaya ng mga kasamahan niya. Tinanong niya ang binatilyo kung bakit naroon pa rin ito sa lugar. Sumagot itong wala daw nag-utos sa kanyang umalis. Doon umanga si MacArthur sa binatilyo na may pagkakatulad daw ito sa kanya kaya sinabi niyang ibibigay niya lahat ng gusto niya. Humingi lang ang binatilyo ng armas at bala na lalong nagbigay sa kanya ng dedikasyon na kahit anong mangyari ay ililigtas niya ang bansa ng binatilyo. Sa ibang bahagi may ilang araw na lang ang X-ray unit para mahanap ang chart. Ngunit hindi nila ito mahanap sa mga pinuntahan nilang lugar, naisip nilang baka nasa opisina lang ito ng commander na katago. Pinuntahan ni Hak Soo si Suk Jung na isa palang espiya ng KLO Incheon upang humingi ng tulong ng magagamit nilang transportasyon para sa pagdadala ng Naval Mines Chart. Kinalaunan plinano ng grupo ang pagpasok sa opisina para sa kanya-kanya nilang gawain upang makuha ang chart. Ginulo ng kasamahan nila ang mga gwardiya habang hinahalughog ang loob ng opisina, kasalukuyan ding kasama ni Hak Soo ang commander upang libangin ito para sa kanilang plano. Subalit ang kanang kamay nitong si Ryu ay balak nang babalik sa opisina, sinubukang pigilan ni Hak Soo ang opisyal ngunit tinanggihan siya at madami pa daw itong kailangang gawin. Doon na nagkaproblema ang grupo nang makabalik ito sa opisina na naabutan ang ginawa ng kanilang mga gwardiya, pinatigil niya ito at agarang pinabalik sa kani-kanilang mga posisyon. Nagawa namang makapagtago ng kasamahan nila sa loob bago ito nakapasok, pagkatalikod niya ay doon na nila tinutukan si Ryu ng baril sa kapinabuksan ng vault, nakita nila sa loob na doon nga nakatago ang chart. Ngunit nanlaban ang opisyal at nagtawag ng mga gwardiya. Doon na sila napalaban at nakipagpalitan ng putok subalit nagawa ding masunog ni Ryu ang chart na kanilang pakay. Sinubukan pa sanang makuha nila ang nasusunog na chart ngunit nang patakas na ay doon na napatay ang kasamahan nila sa pagdaan sa bintana, agara na ring tumakas ang mga ito nang lalo pang dumami ang dumating na mga sundalo. Nakatanggap naman ng tawag ang commander mula kay Ryu na impostor ang inspector pero hindi niya muna ito pinahalata. Nag-usap ulit ang dalawa at tinanong ang kwento ng Soviet member noon na pinapapatay sa kanya ang ama pero hindi niya ginawa. Alam ni Hak Soo ang kwento dahil siya ang nasa kwento na iyon. Doon na bumunot ng armas ang lahat at nagsimulang nagkaputukan kung saan isa-isa nang napatay ang mga kasamahan ni Hak Soo. Wala na silang nagawa kundi tumakas na lang habang sinasakripisyo ng mga kasamahan ang buhay upang makatakas sila. Pagkatapos nagpunta ang commander sa headquarters na galit sa nangyari, mayroong nahuli ang mga sundalo nito na mga kasamahan ni Hak Soo, upang hindi patayin nagsalita na ang bihag patungkol sa tumutulong sa kanilang grupo na nakasuot ng relo ni Kim Il-sung. Sa mga oras na yun tuluyan ang nakatakas ang natitirang grupo ni Hak Soo sa tulong ni Suk Jung, ikinalulungkot naman ang lahat sa pagkamatay ng iba nilang mga kasamahan. Samantala pinuntahan ulit si MacArthur ni General Vandenberg upang ipaalam na aprobado na ng presidente ang plano niya pero gusto nila na pag umabot sa linya ng mapa ay hanggang doon na lang ito, ayaw pumayag ni MacArthur sa limitadong gera dahil gusto niyang manalo sa digmaan laban sa mga komunista. Inalam sa kanya ni Vandenberg kung anong nasa likod ng Operation Chromite dahil pakiramdam kasi nito ginagamit ni MacArthur ang gera para maging presidente. Sinabi ni MacArthur na 50 taon na siyang nakikipagdigma para manalo sa giyera, si Hak Soo ang binatilyo noon na nagboluntaryo para sa operasyon dahil gusto niyang protektahan ang ina at makatulog ng payapa sa gabi,
Nangako si MacArthur kay Haksu na dadating ito sa Incheon kahit anong mangyari at siya ang magbubukas ng daan para sa kanila, kaya ganoon na lang ang kagustuhan ni MacArthur na ituloy ang plano para tuparin ang pangako niya. Dinala naman ni Sukjung ang X-ray unit sa alam niyang ligtas na lugar upang magdago. Nang makita ni Han ang Chuhin, nagtataka ito sa mga nangyayari kung bakit kasama ng Chuhin ang mga ito, at dinala sila ni Sukjung sa isang sekretong silid. Binalaan niya ang Chuhin na isang espiya si Haksu at maaari silang mapahamak. Ipinatali ito ng Chuhin at pinapatahimik. Lumabas din agad si Sukjung upang mag-report sa KLO Incheon, ngunit naroon pala ang commander sa likuran niya na dahilan ng pagkakahuli nito. Sa tagong silid, ikinuwento ni Haksu na dati rin itong komunista, subalit isang araw pinapapatay sa kanya ang sarili niyang ama na ikinagulat ng lahat. Hindi niya ginawa ang inutos sa kanya, pero pinatay din daw ang ama niya ng kasamahan. Kinumbinsi niya si Han na pinapaniwala lang sila ng komunista ng puro kasinungalingan, hanggang sa biglang may dumating na mga sundalo sa itaas na naghahanap sa kanila. Agarang nagpatay ng ilaw ang mga ito at tinakpan ang bibig ni Han. Nang wala silang makita, dinala nila si Sukjung sa labas upang patayin sa harapan ng lahat bilang taksil. Nakiusap si Han na iligtas ang Chuhin niya, ngunit hindi nila Haksu kakayanin ang dami ng mga sundalo sa labas. Nakiusap si Han na pakawala na lang siya para siya na ang makikiusap sa commander, ngunit nag-aalangan ang kasamahan ni Haksu na baka isumbong sila ni Han. Pinakawala na ni Haksu si Han para mailigtas pa nito ang Chuhin niya sa pagdaan sa sekretong lagusan, subalit huli na nang dumating ito matapos patayin ng commander si Sukjung sa harapan ng lahat. Naiyak na lang si Han nang makita ang Chuhin na wala ng buhay. Sinaktan naman ito ng mga sundalo, pero pinakawalan din siya ng commander. Kinalaunan dumating ang KLO unit, dumaan sila sa sekretong lagusan na pinamumunuan ni Jin Chul. Matapos itong makontak ni Sukjung bago ito napatay, pinapagawa ang X-ray unit ng ibang paraan para makakuha ng naval chart. Nakipagdalo ang mga kasamahan ni Haksu dahil sa muntikan na silang mapatay lahat, pero ang misyon pa din ang nasa isip ng KLO. Pinigilan ni Haksu ang mga kasamahan at iminungkahi na may isang tao pang nakakaalam ng lahat kung saan ito ang kanang kamay ni Gai Jin. Agarang plinano ng grupo ang pagdukot kay Ryu sa ospital kung nasaan ito ngayon. Naisip ni Haksu na may makakatulong sa kanila para maisagawa ang plano. Samantala sa ospital, galit ang mga kasamahan ni Nurse Han sa kanya dahil sa taksil nitong Chuhin. Sinimula na din ng pangkat ni Haksu ang plano, pero dinaanan niya muna ang ina ng Patago bago tumuloy sa ospital. Dumating din ang commander sa ospital upang bisitahin si Ryu kung saan si Han ang nakatalagang nurse ng pasyente. Nanganganib ang plano ng grupo nang makita nila ang pagdating nito doon. Sinabihan si Han ng commander na gamitin niya ang pagkakataong ibinigay sa kanya upang linisin ang pangalan. Hindi naman ito pinansin ni Han at balak ilabas ang pasyente para dalhin sa X-ray room. Bago siya umalis, binili niya sa commander na antayin siya nitong makabalik at mayroon daw itong sasabihin. Paglabas niya ng silid, agarang kinuha nila Haksu ang North Korean upang itakas. Sumunod na si Han sa kanila bilang kasama na din pala ito sa grupo, ngunit may nakasalubong silang mga sundalo. Napalaban sila sa mga ito habang patakas, kaya naalarma ang commander, pero sa tulong ni Han matagumpay na nailabas ng grupo sa ospital ang pakay. Subalit hinabol sila ng commander kasama ng mga sundalo nito. Sinubukang pigilan ni Haksu ang mga ito gamit ang armas na nakakabit sa likuran ng sasakyan at mga pampasabog, kaya bumangga ang sinasakyan ng commander. Ngunit may nakaakyat na kalaban sa sasakyan nila na muntikan ang ikahulog ni Han kung hindi ito nasa gip ni Haksu. Sa kanilabanan ang sundalong nakapasok sa sasakyan na ikinahulog nilang dalawa. Nagpatuloy pa din ang truck sa pagtakas habang nilalabanan ni Haksu ang sundalo, hanggang sa nagawa niya rin itong mapatay. May dumating namang nakamotor, napatay rin ito ni Haksu sa kakinuha ang motor, at ito ang ginamit niya para makasunod. Patuloy pa ding hinahabol ng mga sundalo ang truck, pero may nakahanda pala ang grupo na haharang sa daanan. Matagumpay na nakatakas ang grupo sa tulong ng KLO unit at nagawa ring makasunod ni Haksu sa kanila, pero namatayan sila ng kasamahan. Pagkatapos, inilibing na agad nila ang nasawing kasamahan. Agaran ding dinala nila si Ryu sa pick-up point kung saan kinuha ito gamit ang eroplano upang dalhin kay General MacArthur para alamin ang lokasyon ng mga naval mines. Nakahanda na rin ang napakadaming barko at sundalong nagmula pa sa iba't ibang bansa na kasapi ng United Nations para sa pagsalakay sa Incheon.
Nakatanggap naman ang KLO Incheon ng susunod nilang misyon mula kay MacArthur na pagpapailaw na lang sa lighthouse bilang hudyat ng pwede na silang pumasok. Inaalala ni Haksu ang Welmido kung saan dadaong ang mga sundalo ni MacArthur na baka may malaking puwersa ng North Korean Defense na nakaabang doon kaya balak niyang magtungo doon habang binubuksan nila ang lighthouse, nakita na lang nila ang mga kasamahang nahuli ng commander na papatayin sa harapan ng lahat pero wala silang magawa upang iligtas ang mga ito. Nagsimula na ding maglayag ang mga barkong pandigma na pinamumunuan ni General MacArthur patungong Incheon. Nakasalubong nila ang napakalakas na bagyo pero hindi ito makakapigil sa kanila para magpatuloy. Kinalaunan ng marating na nila ang baybayin ng Incheon, agarang naglunsad si MacArthur ng pag-atake sa baybayin gamit ang mga barko at eroplano na ikinagulat ng mga North Korean. Sinimulan na din ng grupo ni Haksu at Captain Jin Chul ang plano sa pagpapailaw ng lighthouse sa isla habang tutungo naman sila Haksu sa Welmido. Pinili ding sumama ni Han sa operasyon bilang voluntaryo upang makatulong sa kanila kung mayroong masugatan. Agaran nang umalis ang mga ito para tapusin ang huling misyon, patuloy pa din sa pagpapaputok ang mga barko habang nag-aantay na lang si MacArthur ng pag-ilaw sa lighthouse. Habang patungo sa Welmido na daanan nila Haksu ang ilang sundalong North Korean na may tangke, nagawa nilang mapatay ang lahat ng sundalo at naagaw ang tangke. Narating na din ng KLO ang lighthouse ngunit may nakabantay na mga sundalo sa lugar, nakipaglaban sila sa mga ito hanggang sa nagawa din nilang mapatay ang lahat at sa wakas tuluyan na nilang napailaw ang lighthouse. Nang makita ito ni General MacArthur ay pinahinto na niya ang pag-atake upang magpadala ng advance unit para dumaong sa baybayin, subalit nakaabang lang pala ang puwersa ni Gai Jin matapos itong patagang naghahanda ng maraming sundalo at artillery. Narating na rin nila Haksu ang Welmido kung saan nakita nila ang mga sundalong North Korea na naglalagay ng landmine sa baybayin na siguradong ikakamatay ng mga sundalo ni MacArthur, balak nilang pigilan ang mga ito subalit nakita nila sa pangpang ang pagpapaputok ng mga artillery sa mga barko ng US Navy. Pinili ni Haksu na pigilan na muna ang artillery kaya nagpa siya ang kasamahan niyang mag-isa na lang magtungo sa baybayin, wala nang nagawa si Haksu na pigilan ito at dumiretso na sa mga artillery. Balak namang punteryahin ng commander ang barkong sinasakyan ni MacArthur pero bago pa sila nakapagpaputok pinatamaan ni Haksu ang kinaroroonan nila. Nakita ito ng commander pero nagawang matamaan ni Haksu ang artillery regiment na dahilan ng pagsabog ng buong unit. Patuloy namang hinarap mag-isa ng kasamahan nila ang mga sundalo sa may baybayin. Sinakripisyon na nito ang buhay niya upang magawang mapasabog ang mga landmine. Sa barko hinala ng mga kasamahan ni MacArthur na ang grupo ni Haksu ang nasa likod ng mga pagsabog kaya inutos ni MacArthur na mag-antay na lang muna sila bago umatake. Kasalukuyan namang nakikipaglaban si Haksu sa mga sundalo hanggang sa tamaan ang tangke nila kaya may tama ang kasamahan niya na kagagawa ni Gai Jin na nakasakay din sa tangke. Bumanti si Haksu sa pagpapaputok kung saan nagawa niyang mapasabog ang tangke ng commander. Agarang inilabas ni Haksu ang kasamahang sugatan upang mailigtas, ibinigay naman sa kanya ang bala ng flare para bigyan ng hudyat si MacArthur na pwede nang pumasok. Agarang nagtungo si Haksu sa tangke para kunin ang baril ng flare saka nagpaputok sa kalangitan. Nakita ng lahat ang liwanag maging si MacArthur na maaari na silang dumaong sa baybayin. Noon na inilunsad ni General MacArthur ang Operation Chromite kung saan lahat ng barko ay nagsimula ng magtungo sa baybayin. Natama naman si Haksu ng barilin ito ni Gai Jin dahilan ng pagkatumba nito. Nakipagbarilan ito sa commander ng harapan kaya nagtamo ito ng maraming tama sa katawan, hanggang sa naubusan na ng bala si Gai Jin kaya pinilit ni Haksu na maunahan ang opisyal kahit hirap na ito hanggang sa nagawa niyang mapatay ang North Korean commander. Kinalaunan dumating na ang puwersa ng US matapos makaakyat sa pader. Dumating din si Nurse Han subalit tuluyan ng binawian ng buhay si Lieutenant Jang Haksu, naabutan na lang ito ni Han na wala ng buhay. Dumating din si General MacArthur kasama ang mga opisyal niya pero patay na nang maabutan niya ang kaibigan. Sinaluduhan nila ito sa lahat ng ginawa nitong sakripisyo, tuluyan na ding nakalaya ang South Korea laban sa komunistang North kinalaunan. Dito na nagtatapos ang ating kwento, sana nagustuhan nyo. I-like ang video at mag-subscribe na din sa channel na ito. Maraming salamat sa panunood, hanggang sa muli. Paalam!